Magandang magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to. Kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan ng salita niya, ang Biblia. So ngayon naman po pag-uusapan po natin ay patungkol naman po sa pagiging Kristiyano natin at miyembro ng Iglesia ng Diyos. So bumagat po natin paksa ano ang tradisyon ng simbahan. So, meron pong kanya-kanyang mga tipan at credo. Ang bawat sistema na kilala nating simbahang Kristiyano, po, mga tradisyon po na ipinasa mula sa mga ninuno natin. Produkto pong bawat kulto ng mga kapahayagan na labas sa Biblia. Po. So, ang tanging gabay po natin dapat ay ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Pusan po natin ating mga Biblia po sa Isaiah 8:2. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kapag may mga nakasalita ng mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, nadiliman pa ang mga isip ng mga taong yan. Sinabi po ng Panginoon sa Kristo, hindi lang sa tinapay o pagkain na ubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa ubig ng Diyos. Yan po yung makikita niyo po sa Mateo 4:4. So, naglagay po ang Diyos ng tatlong guidepost hinggil po sa salita niya. So, basahin po natin yung una. Nandito po sa Deuteronomy 13:3. Ang Deuteronomy po ay panglima sa tinatawag na Pentateuch po nito. So, sabi po rito, huwag kayong maniwala sa kanya dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon at ng Diyos kung minamahal niyo ba siya ng buong puso't kaluluwa. So ito po yung mga dumarating po sa atin ng mga propeta o mga takpagpaiwanan ng mga panaginip o kung sino man nasabi na nakapagsalita sila ng Panginoon, huwag tayong maniniwala sa kanila. Ito. Dahil sinusubukan lang tayo ng Panginoon kung minamahal natin ang Diyos. So, huwag po tayong magdagdag sa kanyang salita. Ito. So, ito naman po yung pangalawang verse sa Kawikaan. Ano po? Tinan po natin nakalagay po doon. Kawikaan 36. So, basahin po natin. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita. Ayun, huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita. Kundi ay sasaway yung kanya at papatunayang sinungaling ka. So, huwag natin po dadagdagan ang salita ng Diyos. Sabi? So, salita ng Diyos plus tradisyon, hindi po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po? So, iba naman, tinataas nila yung tradisyon po, salita ng Diyos. Yan po ay sinungaling yan. So, paya 22:8. Ito po nakalagay. Ako si Juan, nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos. Sa aklat nito, ang sino mang magdadagdag sa mga nilalaman ng aklat nito, daradan ng Diyos sa kanyang parusa, ang mga salot na nakasulat dito. So, huwag tayong magdadagdagan po sa mga kapahayagan ng Diyos. Kundi, dadagdagdag po yung mga parusa. Ano? So, nababanggitin po ang mga tradisyon sa Biblia, pero hindi po maganda ang sinasabi ng banal na kasulatan.
tungkol po sa mga tradisyon. So, puntahan po natin ang nakalagay po sa Marcos 7:13. Okay? So, pinapawalang halaga ninyo, sabi ng Panginoon Jesus. Pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyon na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At marami pa kayong mga ginagawa na tulad nito. Ang kausap dito ng Panginoong Jesus, yung mga Pariseo, yung mga religious leaders ng panahon po niya sa lupa. So, ano ba yung nakalagay sa Bible? Colossians 2:8, hintahan po natin yun. Ingatan ninyong huwag kayong madala ng mga walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pangamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Okay. So, dinideklara po ng Biblia na nangusap ang Diyos sa atin sa mga huling araw sa magitan po ng Kanyang anak. Okay. So, kung iniisip nyo, paano ba ngayon nakipag-usap ang Diyos sa atin? Yan po sa magitan ng Kanyang anak. Hindi po siya nakipag-usap sa atin sa magitan po ni Mama Mary. So, hindi rin po siya nakakapag-usap sa atin sa magitan ng tinatawag nilang Vicar of Christ. Dahil buhay po si Jesucristo. Hindi naman siya patay. Bakit kailangan niya ng substitute? Tama po? So, Hebreo 1:2. Makibukas po kayo dun sa sitas na yun. Ito po. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga dinuno natin sa batibang panahon at paraan sa mga ng mga propeta. Ngunit itong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa magitan ng Kanyang anak, sa magitan niya nilikha ng Diyos ang sanibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Yan. So, ang Panginoon Jesucristo ang nangusap sa atin ngayon. So, mga pinabanal ng Diyos, ang sumulat po sa banal na kasulatan at kinasiyan po sila ng Panginoon. Makibukas po tayo sa 2 Timoteo 3:16-17. Sabi po rito, lahat po ng kasulatan ay sinulat sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid ng pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Okay, napakaganda po, no? So, ang ginagamit ng Diyos para kausapin tayo at turuan tayo ang Kanyang salita. Hindi po natin kailangan ng tradisyon. No? So, ikalawang Pedro, 1:21. Ang Pedro po ay pagkatapos po ng Santiago. Sabi po rito, masahin natin. Sabagkat hindi galing sa sarili nila ang kalooban, ang mga pinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Okay. So, yung mga propeta, yung mga nagsulat po ng Biblia, ay kumilos po sa kanila ang banal na Espiritu. Okay. So, wag po natin ilagak ang pagtitiwala po natin sa mga tradisyon. Ilagak po natin ang pananalig natin sa salita ng Diyos na buhay. Nanggagaling po ang pananampalataya sa pakikinig. At ang pakikinig sa salita ng Diyos, hindi po sa mga tradisyon. Yan po yung mabasa nyo sa Roma 10:17. Ito. So, kaya po yung mga simbahan, ito, ang disabihin po natin mga places of worship,
na pinabalaan ng mga tao, paano po sila nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung hindi po sa kanila pinanganganahan na salita ng Diyos? Ang tinuturo po sa kanila mga seremonya, mga ritual, na walang batayan sa salita ng Diyos. Tama po? Yun. So, nakakaawa. Galing po ako sa ganong simbahan. Po? Dati, na puro seremonya, puro mga anino, walang realidad. Po? So, ang Panginoong Jesus po natin ay tunay at buhay. So, siya po ang dapat ma-encounter po natin sa ating mga pagtitipon para sumamba sa Diyos. Tama po? So, kung hindi po natin na-encounter ang Diyos sa lugar na yun, tayo ay nanonood lang ng mga sinasagawang mga ritual at seremonya na mga tinatawag ng sarili nila mga lingkod ng Diyos, tayo po ay niloloko ni Satanas. Tama po? Nauuto tayo ng Diablo. So, kung kayo po ay ganon, umalis na po kayo sa mga ganong klase mga simbahan. Hanapin niyo po kung saan ang katotohanan ang pinapangaral, ang salita ng Diyos, at ang Panginoong Jesucristo ang kumikilos sa magitan ng Kanyang Espiritu Santo. No? So, pareho lang po tayo ng mga sinaunang mga Pariseo at makapagpaimabang nung kapanahunan sa lupa ng Panginoong Jesucristo kung magtitiwala po tayo sa mga tradisyon ng ating kinagisnan na reliyon. No? So, magising lang po tayo. Buhay po ang Panginoong Jesucristo, hindi na po siya patay. Pwede po natin siyang makilala at pwede po siyang gumawa sa buhay po natin. Ano po? So, ang Kristyanismo o kakristyanuhan, wala po kasi salitang Christianity sa Tagalog eh. Kaya ang palagi kong ginagamit po ito, kakristyanuhan. Ano po? So, ang tunay na pagkakristyano ay isang personal na relasyon sa Diyos. Pwede nating makilala ang Diyos na buhay at maranasan ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kaya po niya tayong baguhin, kaya po niya tayong pagilingin sa ating mga sakit at karamdaman. Napakaganda nga po na nakasulat po din sa binasa po niya ng unang labas po niya para mag-minister, yung pong nasa Book of Isaiah, na kung saan sinabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, and to set at liberty them that are bruised." At marami po siyang sinabi, hindi ko lang po sa uli lahat, ano po? Na ano man po yung pangailangan natin, kaya pong imit ng Panginoon Jesus. Uh-huh. Ang kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng gumaling ating mga sugat sa puso natin, dahil tayo ay brokenhearted, kung tayo po ang mga kapansanan, may sakit at karamdaman, kaya po tayong pagalingin ng Diyos. At yan ang pagkagrabe yan. So ngayon po, lumulog po tayo sa Panginoon. Aminin po natin na makasalanan tayo, kailangan po natin ang tagapagligtas sa buhay natin. Hindi pa natin kayang iligtas ang sarili natin sa magitan ng pagsali natin sa iba't ibang mga sekta. Kaya salinan po natin lahat ng sekta, wala pong magagawa po yun. Kahit araw-araw pa tayong papako sa krus, hindi po mababawasan na kasalanan natin. Ang kailangan po natin, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, si Jesucristo. Okay? So, sumabay po kayo ngayon sa panalangin po natin ng pagsisisi at pagtanggap kay Kristo Jesus bilang sarili po nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Sumunod po kayo. Lord God, maraming po salamat, Panginoon, sa napakagandang salita niyo na narinig ko, Panginoon. Tungkol po sa kaligtasan ng Diyos at tungkol po sa mga tradisyon na wala pong magagawa para baguhin ang buhay ko. Ang kailangan ko po, Panginoon, ang persona
na buhay. Nabuhay na muli sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ng tatlong araw at ngayon po ay buhay na buhay, wala ng kamatayan. Buhay magpakailanman. Kaya Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo, Panginoon. Sa lahat po na aking mga inisip, mga salamita, aking mga kinilos, ginawa, Panginoon, na hindi na ako binilugod po sa inyo, Panginoon. Mga kasuklam-suklam mga gawa, Panginoon, pagaya ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaya pa ng mga paglugod ko, Panginoon, sa mga imahe na tribuy ko, patawag o Diyos. Sa pagtawag ko sa mga iba't ibang pangalan na hindi ang pangalan ng Panginoon. At Panginoon Jesucristo, tapos pinubuksan ko po ang aking buhay. Ang puso ko sa inyo, Panginoon, kayo na po ang maghari, Panginoon. Kayo na po ang kumontrol. At simula po sa araw na ito, Panginoon, ako'y maglilingkod sa inyo. At mabubuhay para sa inyo lamang rin sa uli ninyo, Panginoon. Tinatanggap po kayo bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At puspusin niyo rin po, Panginoon, yung banal na Espiritu upang maintindihan ko po ang inyong salita at may sa pamuhay ko po sa araw maging matagumpay ako laban po sa lahat ng mga tukso at lang ng drama. Thank you, Lord God, dahil pinapatawad niyo po sa lahat ng kasalanan po. Salamat, Panginoon Diyos, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon, at sa buhay na walang hanggan na tinatanggap ko rin, Panginoon, dahil sumasampalataya ako po ng totoo ng buong puso sa inyong buntong anak ng Jesus. Sa lahat po ng mabuting bagay, Panginoon, na nilaan niyo para sa akin, sa inyo po lahat ng kadikilan, ng papuri at pagsamba sa mating sa pangalan ng Jesus. Amen. So kayo nalangin yan, magsaya kayo, magdadalong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na lahat ng kasalanan ninyo. So para lumago kayo, pagbasa kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John, kilalanin niyo po Panginoon sa Kristo. At kung ano pang pwede niyong gawin sa buhay po ninyo. At sa muna po magalap kayo ng church, kung saan po ang tinataas, isang pangalan lang, hindi po pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan Santo Papa, hindi pangalan ng Pastor, kinagawa ang appointed Son of God, hindi pangalan ng sekta talihan, kundi pangalan niyo sa Kristo lang. Dahil siya lang po ang daan natin patungo sa Diyos Ama. At sa mga muna tayo ng church, ang sanang pinapangaral ko ay salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas, puro, at hindi po pinapangaral doon ang tradisyon ng simbahan, doktrina ng mga tao, filosofiya ng mundo, kundi ang Word of God. Full Gospel, ang tawag sa church na yun. At sa mga muna tayo ng church, kung saan po ang Espiritu Santo ang kumikiso sa kalagitnaan nila at tumutulong sa pagsamba, at pinabago ang buhay ng bawat mananampalataya. So kayo po ay nanalangin kanina, pagsabi niyo po na Kristiyano na kayo sa lahat ng mga taong masasalubong niyo, napatawad na kayo ng Diyos, at papunta na kayo sa langit. Kung nabless po kayo natin programa ngayon, pagsabi niyo rin sa mga kapitbahay niyo, ka-eskwela, mga katrabaho niyo, na may sagutan Diyos sa mga tanong nila sa buhay. Kaya po nila kailangan mga pasadaling, mga tanong kay El Soriano na pinapaikot lang sila at gusto lang kayong galing sa panibagong sekta. Wala po sa reliyon ng kaligtasan po natin na kay Jesus Cristo lang. At pwede niyo po siya makilala ng personal. At siya po ay buhay magpakailanman. At kung meron mga comment kayo, suggestions, feedback, may prayer request kayo, sulit lang po sa akin, badawin ng tweet, mag-text, o kayo mag-email, o sa baba dyan, meron kayo na a space para sumulat ng po. At kung kayo naman nahinipo ng Panginoon para makaisa sa ministry na to, tumulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, so meron kayong mga prayer requests, mga praise reports, welcome din po yan. So ang susunod po na magkita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri, at pasasalamat at kadakilaan, at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.